Okay? Chisan! Go! Sa last episode ng ating Taiping Shan Experience, simulan na natin ang paglalakbay mula Taipei hanggang Taiping Shan National Forest Recreation Area. Mahigit kumulang 2 hours din ang biyahe simula Taipei hanggang Yilan County. Sa episode na to, ating pasyalan ng Chufeng Lake, kung saan ito ay tinaguri ang largest alpine lake ng Taiwan, located at an altitude of 1,900 meters from mean sea level. Ang lake na to ay may area na humigit kumulang 20 hektarya at ang tubig nito ay sobrang linis at hindi polluted. Ating ding pasyalan ang Taiping Shan Villa, kung saan humigop ako ng mainit na instant noodle soup dahil sa lamig ng panahon. At higit sa lahat, ating pasyalan din ang sikat na Jianxing Historic Trail na matatagpuan din sa loob ng Taiping Shan National Forest Recreation Area. Dito, makikita ang isang lumang rail track na ginamit noon sa pagtransport ng mga kahoy mula sa kabundukan ng Taiping Shan. Samahan niyo ako at ating diskubrihin ang napaganda at napaka-mystical na Taiping Shan National Forest Recreation ng Taiwan. Okay guys, so hindi ko lang alam kung anong yung exact location, pero dito kami dinala. Actually, na-drop na kami dun sa may village, sa Taiping Shan Village, dun sa may pinakamataas. So medyo malamig dun, pero dito masyadong foggy, then malamig din. So ito yung sitwasyon ngayon. Actually, mayon kaming papasukan siguro, or kasi binigyan kami ng ticket sa garden ito. So this is first light. Yan, may ticket siya. Pero according dun sa tour guide namin, wala daw snow ngayon. So we cannot expect a snow at this time. Pero okay lang, okay naman yung view. Okay guys, so ito yung sitwasyon ngayon. Foggy din, medyo maulan. Pero napansin ko din parang nag-iba yung boses ko nung nakapunta na kami dito na medyo malamig. So by the way, nabook ko tong tour na to sa Klook. So na-search ko lang yung Taiping Shan na the tour, day tour. So dito sa southeast ng Taiwan. So anyway, meron naman kayong sasakyan na van papunta dito. We call it Chufeng Lake. Chufeng Lake. It is the Taiwan largest high mountain lake. Area about 25 football field. Right now it's winter. Not a rainy season. So ang Taiping Shan ay isang tourist attraction dito sa Taiwan na matatagpuan sa may Yilan County. O county yung dine-designate nila sa mga lugar kagaya ng province, ganyan. Sa Pilipinas kasi, it is a province. So medyo malayo yung biyahe papunta dito sa Taiping Shan galing ng Taipei, so siguro mga nasa 2 oras. Medyo matagal dun sa pag-akyat dito sa bundok. Ito yung sitwasyon ngayon. Masyadong makapal yung fog dito na side. So we have tour guides and this group, siguro nasa mga 20 participants, tatlong van. Sobrang lamig dito. Taiping Shan is a major three forest farm. One is the Taiping Shan, south is Ali Shan. Do you go to Ali Shan? Ali Shan also forest farm. Okay. So you can touch the cypress tree leaf. Feel quite different. Go and back. It's different. You can try. Go and back. It's different. Can you feel? What's different?
when you reverse, they will hurt your finger. Just a little. Okay. 所以正反它会有伤到你的手指。 Okay. We still go to the second platform. Continue, go. So guys, so kanina pinakita niya yung cypress, parang cypress leaves ba yun? Then pina-feel niya yung texture ng leaves and meron daw kaibahan sa ibang cypress leaf na matatagpuan sa ibang lugar as compared dito sa my typing shan. So kapag pumunta kayo dito, better na meron kayong raincoat kasi kapag meron ganitong fog, medyo maulan and mabasa. So good thing yung jacket ko is parang waterproof siya. So hindi mababasa dun sa loob. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa may viewing deck ng lake. So supposedly andun yung Lake Panda. Dyan aside. Kaso lang masyadong makapal yung fog, so we cannot see that lake. So punta tayo dito. So ang name pala ng lake is ito yung mga friend ko na Bisaya. Hello. Hello. So yung name pala ng lake is Chofong Lake. Lies between Mount Sanxing and meron palang mga bundok dito kasi andito daw yung Sanxing and the Yuan. Okay, so parang this is my first time na ganito kalamig yung temperatura na napuntahan ko. I also experienced this kind of weather condition nang pumunta ako dun sa Mount Bromo sa Indonesia. Pero yung lamig is mas malamig dito sa my Taiping Shan as compared dun sa Mount Bromo. And parang hindi ko ma-feel yung kamay. Ganun pala kapag masyadong malamig, then ang hirap huminga or maybe elevated tayo dito. So that's why less oxygen. Pero yun lang, we cannot see the lake kasi makapal yung fog. 拍完之后，你要如果你要跟我要分享，要分享给你们，好不好？二七个人，你们可以做怪姿势。<笑> Okay guys, so meron palang four season dito sa Chofong Lake. This is the lake. So ito yung kapag spring, then ito yung kapag summer. This one is fall. Then meron palang winter talaga dito na meron siyang mga snow. Okay guys, so I think pupunta naman tayo sa next location. Okay guys, so andito na kami sa may tahin ko lang yung lugar, pero this is the third location na pinuntahan namin dito sa Taiping Shan. So siguro mag-aalauna naman dito kami kakain ng lunch. So ito na pala yung Taiping Shan Villa. So meron pa silang orasan dyan. Malaman din natin dyan yung temperature. So now it is 7 degrees Celsius. And sa loob, pwede tayong kumain kasi they sell food here. So tamang-tama, it's lunch time. So let's eat. Okay, so ito yung grocery store nila. So parang convenience store. Meron sila mga drinks dito. Then, meron din mga souvenir, pero mahal. This is 220 NTD. Merong mga noodles. This is 45. Pero hindi ko lang alam kung paano lulutuin. Nako po. Ito lang siguro kasi meron siyang sabaw. So this is 60.
Hi guys, tapos na akong kumain. So, bumili lang ako kanina ng noodles kasi yun lang yung parang available dun, parang walang rice. Then isang itlog na parang fermented dun sa black sauce pa yun. So sa ngayon, andito ako sa labas ng Taiping Shanvilla. And as you can see, napaka kapal ng fog. So kung balak yung pumunta dito sa Taiwan, huwag niyong kalimutang mag-book ng tour para makapunta kayo dito sa napakagandang lugar dito sa may Yilan County. So bali dito yung mga information about Taiping Shan. So according to the writings here, the Taiping Shan area hosts 3 forest zones from low to high elevation. Matilius, those are the zones. So siguro yung parang flora ng bawat zone, kasi kapag nandun ka na sa mataas na bahagi ng bundok, so iba na yung mga halaman na tumutubo. Then this is 2,500 meters. Ito pala yung mga zone. So dito yung Machilius Castanopsis forest zone, 700 meters from MSL. This one is the Kirkus forest zone with prevailing cloud belt, 1,800. And ito yung pinakamataas. So may possibility na nagyelo at this zone because of its location. Then the elevation is 2,500 meters. Then ito yung mga tumutubo dito sa may Taiping Shan recreational area. So normally mga pine trees. Dito na side yung mga, I don't know what is this, Taiping Shan's peach colored fantasies. Yan. And dito na side. So ito pala yung origin of the name. Taiping Shan refers not to any specific mountain, but to the early Taiping Shan forestry station where it were carried out. The area encompasses the old Taiping Shan, new Taiping Shan, and Mount Dayuan forestry stations. Originally a hunting ground of the Artoyao tribes people that was called Mianao, the Japanese renamed the area Taiping Shan. Ito pala yung meaning ng Taiping Shan, the mountains of peace. So sinulit ko talaga yung time na pumunta dito sa labas kahit na umuulan, kasi naman wala to sa Pilipinas. I mean, yung ganitong weather, I cannot experience this in Mindanao. Particularly in the southern part of Mindanao, hindi ganito ka-extreme yung lamig. So kahit na nagpa-fog and umuulan, so I see to it na nandito ako sa labas para ma-feel ko yung lamig ng area. Okay guys, so meron palang hagdanan doon papunta doon sa taas. So merong structure pa doon sa taas. So I think puntahan natin yun para tingnan natin kung ano yung view dyan banda. Okay, meron palang hagdanan dito. Nakita ko to sa mga pictures, doon sa mga reviews sa Klook. So pwede tayong umakyat dito. Ito yung mga puno, maraming mga lumot. So let's go upstairs. Wow, merong mga ganito dito guys, parang yung sa root ng kahoy, nakalagay siya dito, then maganda sa tingnan. Okay guys, so mahirap talaga kapag solo traveler kasi wala kang pwedeng marequestan kasi walang magti-take ng photo for you. You can ask somebody para makapag-picture ka. Okay guys, so switch tayo ng iPhone ngayon.
So pagkaakyat mo dito, meron pa silang viewing deck. Maganda sana to kapag walang fog. Para naman kitang-kita mo dun yung mga view dun sa malayo. So kapag balak nyo pumunta dito sa Taiwan, mag-search lang kayo sa Klook, then type nyo lang Taiping Shan, then you can find a lot of tour packages there. Guys, I tell you, napakaganda dito. Sulit na sulit yung biyahe galing Taipei. Kahit na medyo matagal, sa siguro mga 2 hours. Be ready lang kasi napaka-extreme yung temperature dito. Sa ngayon, nasa 7 degrees Celsius. And kailangan talaga ng jacket na makakapal or yung mga good quality na jacket or yung mga heat pack. Guys, meron pa mga bahay-bahay dun sa taas. So, pwede nyong akitin dun. Pero, I think, hanggang alas dos lang yung pamamalagi namin dito sa Taiping Shan Villa. Hindi ko lang alam kung ano yung mga susunod na itinerary. So guys, napakalaging hinawa talaga kapag you book a tour sa Klook. Kasi, hindi mo naiisipin yung mga pwede mong gawin sa isang lugar. Meron ng shuttle service na maghahatid sa iyo doon sa tourist attraction or tourist destination na na-book mo. So ito yung mga bagay na hindi ko nagawa last time kasi I always do DIY tour. So masasabi kong the best talaga kapag you book a day tour, kumbaga. Guys, maganda tong jacket na nabili ko doon sa may Taipei Mall sa ilalim ng Taipei Main Station kasi dual purpose na, hindi nababasa yung sa loob kasi this is waterproof. Meron kasi akong nabiling parang waterproof na jacket doon sa Pinas pero pag nababasa siya ng ulan, napepenetrate niya yung looban so hindi siya maganda. Pero ito, kung anong basa sa labas, ganun din ka uga, ganun din ka tuyo dito sa loob. Guys, sobrang ganda dito at sobrang lamig. I think last December merong snow dito kasi na-remember ko tong daan na to na puno ng snow. One of 28 most beautiful trail in the world. Taiwan only one this Zhenjing trail. So later you just walk to a red cypress tree trail and follow before we cut the wood carry the chamber. Okay, 100 to 900 meters and remember on way back at 3 p.m. we will pick up you. Okay? Jason, go! Okay guys, so I think ito na yung last na papasyalan namin dito sa Taiping Shan. That is the Zhangqing Historic Trail. So ito yung distance niya hanggang 900 meters. Okay, let's go. Okay guys, so medyo maulan na. So kailangan na natin ng payong. So guys, meron palang rail track dito. So I think we can ride train dun sa dulo. So basically, this is just a trail. And the length of this is nasa 900 meters daw.
Grabe yung flora dito, guys. Merong mga fern. Ito, mga pine trees. According dun sa typing siya ng Villa or Villa, merong iba't ibang zone dito sa bundok na to. So siguro ito nasa pangalawang zone or pangatlo. Guys, sulit na sulit yung pagpunta dito kasi apat na yung tourist destination na pupuntahan nyo. So una-una is yung, I think yung napakalamig na lugar na mayroong police station. Akala ko yun ang yung Villa. Hindi pa pala. Then pangalawa yung sa lake. Kaso lang hindi namin makita kasi makapal yung fog. Pero kapag clear daw yung panahon, napakaganda daw ng lake na yun. Then yung pangatlo is yung sa Villa na. So yung ginawa namin dun sa Villa is yung kumain lang. Kasi that is lunch time. So meron sila mga paninda. Meron mga noodles. Ano pa yun, mga souvenirs, mga drinks. Then pagkatapos nun, dito na sa trail. So ito guys, delikado at matulas. So wag lang masyadong magpigilid kasi baka mahulog tayo. Napaka delikado dito. Ah, meron palang logging dito ng nakaraan. So ginamit pala to para sa logging. That's why meron siyang rail track. Sobrang lalim, guys. Historic relic. Ah, ang ganda. Ganda nito, parang nasa Harry Potter. Wow. Ang ganda. Parang may mga lumot. Then yung mga kahoy na tumba, maganda yung effect niya kapag natabunan na ng lumot. Ito yung bumigay na rail track papunta dun. Guys, very recommended kasi maganda yung tour package dito sa Taiping Shan. Sa pumatay dito kasi merong maliit na batis. Okay guys, so merong maliit na sapa dito, yung batis. For sure malamig yung tubig dito. Try natin. Oh, ang lamig. Cold. Parang nasa, parang galing sa ref. May tulay. Maximum capacity 10%. Wow. Ang ganda. Ito guys, ang lalim. Sobrang lalim ito. Wala. Hanging bridge. Okay kaya to? Ito na pala yung distance natin guys, 700 meters. Malapit na. Ito guys, mayroong hanging bridge dito pero I won't take it kasi slippery. Eh. Huwag na. Lalim kasi. Tingnan nyo. Sobrang lalim. Okay, so may other na tulay dito. Maximum capacity is 6 lang. 6 persons. Baka bumigay. Okay. Wow. Ganda.
Ang lalim. Oh my God, another bridge. Parang irap. Ang kitid ng bridge, guys. Ang hirap, parang ang hirap. Then meron pa akong phone, meron pa akong payong na hinahawakan. At ang lalim pa dito. So wag na lang siguro. It's actually not slippery though. Swerte na lang, guys. Tingin-tingin na lang. Wag na lang sigurong puntahan. Bike na lang siguro tayo. Hey guys, so I decided na wag na lang tumuloy doon. Gusto ko pang makauwi ng Pinas. So, yun na lang. I think yan na lang yung pinakahuling tulay bago yung 900 meter mark. So, sa ngayon, pabalik na ako doon sa starting point namin kanina. Guys, ito na yung mga sasakyan namin. And I think after this, we'll go back to Taipei na.